Farm BH. Uy, create ang bubbles yung mga isda. Nagawan sana ng ano, ng oxygenator itong fish pan, ano. So ayan, sana naman maging okay ang panahon ngayon dahil ilang araw na siyang makulimlim at umuulan lagi. Ay, sana umaraw ngayon para makapagpakain tayo ng maganda-ganda sa ating fish pan. Ngayon guys, pakain na tayo. Punta naman tayo sa taas. So dapat 2.5 kg lang dito sa baba. Ilang pakain natin dahil marami pang tira dun. Tapos sa taas 2 kg. Tapos 2 kg din dun sa kabila. Tig 1 kg yung fish pan. So ayan, basa yung lupa. Umambun kagabi. So ito guys, ayan o, salubong na agad sila. Pakainin natin dito sa baba. Let's go. Tayo ngayon para iwas ahas. Ito yung matitubo dito ya. Okay, unahin na natin dito.
guys, may ahas. Ayun oh. Kasi nilaki ng ating yung lalaki yata. Guys, nga grass cutter natin nung paligid ng fish pan. At talaga naman medyo ano na. Yan. Malala na. Lalo na't may nakita tayong ahas. Kailangan talaga malinis na at delikado pag nagpapakain tayo. Ayan, lilinisin natin. Troubleshooting tayo ng ating grass cutter dahil lagi siyang nagre-release. Ayan, tinitingnan ni Joji kung ano yung mangyayari at ganun. Madilak na na. Isla ata ni Kapkubyos ata. Okay. Mading ang nakas sa doon ko ang malay. Mading nakas na? Nice. Naayos. Tingnan natin kung mag-work. Hindi mo nga. Sarap ito eh. Baka nag-release mo rin. Pero pang siguro. Ay, nag-lokay. Troubleshooting ng ating grass cutter. Teka naman. Hindi talaga dyan. Final na dyan. Ang magig tulog na. Okay guys, balikan natin mamaya ang ating grass cutter at itutuloy natin. Medyo nasiraan yung bago nating grass cutter. Palitan natin ng kanyang connector mamaya. Kaya pala hindi tayo makarami ng cut dahil nagre-release. Parehas lang ilang sa bali dala tinada. Guys, troubleshooting continues tayo. Ba't nga hindi ko na? Yes. Guys, so yung lumang makina pinanggal natin, tapos itong rod niya, itong ano, yun ang nilagay natin.
So ito luma, ito bago. Tapos yung handle bago. So yan. Tingnan natin kung mag-work na. Dahil yung nabili natin kahapon, may tama yata yung ano niya, yung ganito niya. Hindi maganda yung ikot. Irereklamo sana natin dun sa ano, sa pinagbilhan natin, kaya lang malayo naman. At saka may spare naman tayong sira na. So yan, inayos natin, tignan natin kung mag-work. Kung hindi, babalik pa rin natin. Sayang ang miles. Tuloy natin ang pag-grass cutter. Ako dito sa taas. Si Georgie dyan. So papakita lang namin yung result ng aming pag-grass cutter mamaya guys. Ang pagkatapos ng naming mag-grass cutter yung ginagawa namin. Sa ako na rin papakita. Dahil mainit, nag-overheat ang ating GoPro. So guys, pahinga muna dahil mag-overheat ang ating grass cutter. Grabe. Mainit. Mainit pa. Kaya yan. Yan yung grass cutter natin dito. Yan o. Oh, napabilis dahil hindi na nag nagluluko ko yung grass cutter. Mahirap grass cutter yung side ng fish pan dahil medyo pababang ganun. Mahirap magkamali, lalo ang grass cutter. So dito, susunod natin dito. Dire-diretso yung landing. Tapos na lang ni Georgie yung sides ng ano, yung pispan niya. Pagkatapos yan, ayos na. Ang ganda ng tignan pag malinis ang ating pispan. Oh. Sakit sa balakang pag sa side ng ano, dito sa side dito. Masakit sa balakang. So yan, activity natin ngayong araw ang paglilinis sa paligid ng mga fish pan. Dahil sobrang ano na, matataas na yung mga damo. So nilinis natin para maiwasan ang ahas. Kanina umagang ano, dun sa taas doon, no? May nakita tayong ahas. Yan, tapos na tayo. Ay! Bukas ulit, pagod na. Pagod na tayo. Ginagawa mo. Makapagpakain na rin tayo ng ating fish pan. Nakapagod din pala mag-grass cutter. Pero okay naman, natapos natin dito. Bukas yung daanan naman. Hindi natin masyadong lilinis ang daanan kasi ipiprearrange natin yung mga manok. Papakawalan natin yun ang kakainin nila. And guys, tapos na naman ang araw. At yan, tapos na tayo mag-grass cutter. So yan guys, pag di pa kayo nakapag-subscribe sa aming channel, please subscribe, like and share the video. Pa-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago naming videos. So hanggang sa susunod na episode, maraming salamat sa inyong pag-subaybay. Bye-bye. Bye-bye na yung Rikai.